Yon, welcome na naman sa isang episode ng Copy and Session and we're back. Hello, with Team Apple. Si Noel, it's me. Ian how? Well, it's me, with the Batman. So, nagbabike na ulit. Sagutin natin yung mga katanungan. Galing kay Cleo, 3521. Ano daw magandang solusyon sa eye allergy after mag-ride? Nakarap na kasi yun ba ito? Pagtapos mag-ride yung pulang-pula yung mata nyo. Ako, no. Napuwing ako eh. Oo. Oh. Gamo-gamo. Sakit. Pero yung... pero namula. Allergic yung mata niya sa gamo-gamo. Allergic yung mata sa gamo-gamo eh. Oo. Pero minsan di ba nagkakaroon tayo ng ganun? Kapag pagka-uwi mo ng bahay, parang may sore eyes. Ayan, sige. Ang pwede mong gawin dyan. Ang pinakamaganda dyan para maiwasan mo talaga, mag-shades ka pagka magra-ride. Ayan, marami sa spider niyan. Yan. Gamit natin eh. Spider radar. Meron clear. Oo, itong... Ang gusto ko sa spider radar, talagang malapit siya sa mukha eh, oh. Ayan, oh, yan. Saan may gamit naman siya? Natataka. Oo. Napapalitan eh. Di ba nakadikit siya sa mukha? Oo. Yan, oh. Kitaan niyan, ha? Kahit hindi patawas ang ilong ko, okay lang. Oo. Ito, Doc, din namin gagawin, oh. May extra... Di ba spider yun eh? Spider to, may extra lips siya. Ayan, spider ba? Spider. Yan. Spider. Tapos, may kasama siya lens para kahit... Kahit hindi yung night, pwede yun. Pagka nangyari talaga yun, pagka uwi mo, syempre pwede mong gawin dyan, kahit yung pepino na tapal mo sa mata mo, yung anything na refreshing, tapos ipahinga mo yung mata mo. Cold compress, pwede ba? Pwede naman, cold compress. Para ma-relax yung mga ugat-ugat sa mata. Di ba sa eye bag yung pepino to? Pwede rin pala sa namumulang mata? Oo, pwede. Para mapahinga yung mata mo. Pero ay nga, pinakamaganda, pamamit ng quality ng shades. Tsaka, yun, iwas sa puwing-puwing. O, galing kay Marcelino Diseo. Sa mga nagbabike touring, okay ba mag-camp sa beach or mag-check-in na lang sa mga hotel? O, ito sa mga... Pagta-touring, di ba? Sa mga hotel. Mm. Touring, hotel. Pero ikaw sa Noel, bikepacking. Bikepacking, madala kami yung tent. Sa beach, sa mga resort. Anong mas prepare mo? Mag-camping, o mag-tent o mag-check-in? Mag-tent. Mm. Matipid. Yan. Pero sa nagtitipid lang. Sa security, ano ba mga kailangan? Kailangan secured, di ba? Kailangan may bantay. Pumili kayo ng magandang campsite na talagang maasahan mo pagdating sa... Seguridad. Yan, kasi yan. Baka masali siya, no? Para masarap ang tulog. Ay, oo. Parang nangyari kay Jay Katigpak. Nakatulog lang, nawala ng bay. Hindi naman... Kahit na, kung nangyari sa kanya, malaking posibilidad na mangyayari rin. Ay, unang-unang nasi-secure yung mga gamit nyo, no? Nagka-camping, oh. Tama, sa camping ngayon, dati sa Mapanuepe, safe doon. Ay, oo. Ngayon, dinadayo na pala ng ano ngayon. Pinapasok yung mga tent pagka nag-ano. Ilang may nag-post na. Binabasa ako sa Facebook na nakahawan daw. Baka nga raw, kasamahan yung mga... Mahirap talaga. Pwede, pero kung babalik... Nasa sa'yong ano yun, nasa sa'yong pag-iingat. Tama. Lahat, ingatan mo. Pero kung hindi ka talaga mapakali, gusto mo ng peace of mind, check-in. Check-in. Ba naman yun? Galing kay Adrian Paul Pineda. Tips daw to avoid Achilles tendinitis. Kasi nagkaroon daw siya neto nung nag-Odax Subic siya, 600 km. Parang nangyari sa ito, iyan, nag-North Loop ka eh. Oo. Oh, yung sumakit yung ganito. Muntik na akong dito muloy noon kasi nung bandang Karanglan pa. Hindi, wala pa sa Karanglan. Baka Revisia pa lang yata. Oo. Naramdaman ko parang may kumakas ka sa loob dito. Oo, okay na yun. Parang may nagaganunan. Oo. Yan eh. Sabi ko parang may tela sa loob ng ano mo na nagkikis-kisa na ganun. Pero ewan ko, tinuloy ko lang kasi wala akong balak bumalik eh. Oo. Tapos tinuloy-tuloy ko lang. Tapos kinabukasan nawala naman siya. Yun ang tip ko, mapansin niyo. Okay. Ang isang tip natin dyan, kapag ka hindi ka sanay gumamit ng sandals tapos maglo-long ride ka, medyo practice mo muna yan. Kahit mga 50 ang ride muna, isang kilometro o ganun. Hindi pwede yung biglaan kasi may ninibago yung paa mo. Tapos, adjust mo yung saddle height mo. Pwede kasi yan, sa sobrang taas ng saddle mo, baka hinahabol mo yung katapad jack, nai-stretch yung Achilles tendon. Nangyari sa akin yan nung nag-Manila Sagada kami ni La Jay Katigpak. Ayan. Sumama ako sa ride na yun na walang practice, tapos naka-sandals ako. Pagdating namin ng Baguio pa lang, yun na, ramdam ko din na parang may himulmol dun sa paa kada...
kada flex. Tapos, ayan, buti na lang aking kapatid na PT, pag-uwi ko, eh, na-manage naman lang. Pero matagal na recovery. Buti kay Ian, gumaling agad, no? Kinabukasan. Pero hindi ko alam kung advisable yun, ha? Oo. Na ituloy mo lang. Pero kung masakit na, ano na, pahinga na. Hindi naman masakit. Eh, pero nagpalit ka ng chinelas nun, di ba? Oo. Oo. Ayun. Pero hindi siya masakit, pero mararamdaman mo talaga. No, para may himulmol, oo, no? Oo. Follow-up question, galing kay Adrian Paul Pineda ulit. Paano na mag-calculate ng heart rate zones based sa maximum heart rate? O ito na, pupusta lang natin kung paano mag-compute dyan. O yan. Tada! May mga percentage niya dyan. Tapos, yung sa maximum heart rate naman, eh, for starters yan. Pero habang tumatagal ka sa pagbibisikleta mo, tapos nasanay ka na ng heart rate training, ayan, pwede ka nang gumamit ng heart rate reserve o kaya lactate threshold na heart rate. Heart rate reserve? O, galing kay Ian Bautista. Naka-MTB daw siya before, pero 2 years ago, nag-stop mag-bike. Hindi ba siya mahihirapang mag-gravel bike pag malaki ang tiyan? Ako. Kasi plano niya mag-gravel bike. Basta malaki ang tiyan, hirap. Alam ko yan. Pero sa gravel bike, pwede mo naman itaas yung handlebar eh, no? Para maging upright ka ng unti. Pwede. Saka mag-adjust din katawan mo eh. Mm. Pagka mga tiloy-tuloy mo, siyempre sa pagbalik mo, sa simula, mag-adjust ka. Oo. Pero pag nasanay na yung katawan mo, okay na. Mm. Ayan. Pwede mo habulin sa handlebar height yan. Oo. Kumbaga kung malaki pa yung tiyan mo, magsisimula pa lang gravel bike, itaas mo muna yung handlebar height. Positive. As habang... Positive stem, pwede din yan. As habang tumatagal, tapos naramdaman ng para medyo lumilit na yung tiyan, ayan, baba mo ng paunti-unti. May nakikita akong drop bar na nakabaligtad. Puso yata dati yun. Oh, pang mga jarista yun eh. Oh, ng jaryo. Mas pang jaryo, ano lang, yung pang jaryo lang. Oh, pang jaryo. Hindi, hindi ginagamit nung nag-ano ng sili dati ng film. Talagay oh, nga. Lagarista. Oo, lagarista. Sa ano-ano dun? Normal ba yun? Ano? Pag gusto mo lang mag-upright? Oo. Oh, tsaka kung para ganun trip mo. Diba? Kasi kill stem yung mga yun dati. Hmm. Ah, oo. Hindi naman na. Kasi, hindi mo pwede baliktarin yung stem dati kasi naka-kill stem siya eh. Ngayon, ano kill stem? Naka-clamp. Isang buong, di ba, stem natin ganito. Dati, isang buo lang yan, tapos papuntang ganun. Kasi ngayon, di ba, pwede mo baliktarin to para maging, para tumayo ng ganun. Oo. Bigla ko nangalala kasi nung nakaraan nakakita ko. Upright na upright siya. Galing kay Christopher Galang. Proper diet bago mag-bike and after ride. Ayan to. Siyempre, pwede ka mag-ano yan, carbo loading. Mga 36 to 48 hours bago ka mag-long ride. Ayan, carbo loading ka na dyan. Magkasimplihan na lang natin. Siyempre, karaga ka na mga 1.5 times to twice ng iyong kinakain sa araw-araw. Ayan, pwede ang carbo loading yan. Tsaka syempre, dapat yung healthy. Kumbaga, kanin, pasta, ulam. Tapos, after ride, yung mga recovery food natin, carbs, tsaka protein. Next question, galing kay Pepe Moto, tanong kay si Ronnie, sumabit na ba daw yung kapa mo kapag ka naka-Batman costume ka? Ah, pagka ano, yung tumatakbo, hindi naman. Pagka yung nakahinto, tapos slowly moving, kasi hindi yung ano yung kape. Ayun, medyo minsan sumabit na sa ano yun, sa preno. Sa preno kinain nung kasama ko si Sir Noel. Oo. Sa opening ng ano na yun, yun lang kasi nakahinto kami. Pero hindi naman na disgrasya. Hindi naman kasi nakahinto yun eh. So yung pagangat pag ano. Pero pag kahinto ano, ma-moving na. Oo. Hindi naman kasi nagpa-fly away naman yung ano yung kapa. Kaya ang tawag doon. Basta dapat ilagay mo na sa harap yung kapa mo. Nag-i-April na yun. Maraming salamat sa Concert Master. Thank you, thank you. Yeah. Mag-ingat daw palagi. Nakakahina ba daw ng buto kapag ka bisikleta lang ginagawa mong exercise? Ang alam ko mas nakakahina ng buto pagka... Hindi ka nag-exercise. Paupupo ka lang sa bahay mo. Tapos nagiinom ka pa. Hindi lang buto ay hina sa'yo. Kumbaga... Sa mga pag-aaral kasi namin dati sa medisina, ang nakakatibay ng buto talaga, pagka nilalagyan mo ng load yung buto. Ng load. Bawa, yan, nagbabike ka, nagre-resistance training ka, basta nag-exercise. Pero pagka nakatunganga ka, eh syempre,
may isip ng buto, wala naman akong ginagawa. Ba't akong papalakas? Parang gano'n yung dating. Oh, shoutout pala kay Doc Gideon Alvarez. Nakita ko to sa PCOM Convention sa Manila Hotel. Galing kay John Gibbs. Ba't daw hindi tumataba eh, maganda lagi ang kain ko. Oh, ba't daw hindi nataba? Sunog lagi. Kahit naman sila eh, ito mo, hindi nataba. Hindi nataba. Hindi ka naman tabain yata eh. Oo. Hindi, tsaka. Hindi ka makain, hindi pumapayat. Ako kahit di kumakain, tumataba. Ganito lang talaga ako. Paano yung bite mo talaga sunog, sunog talaga? Oo, talaga mababurn ang katawan mo yun. Kasi tsaka minsan diba, minsan pag kagaling mo ng long ride, kahit magkakain ka, nagbaburn pa rin yung katawan mo eh. Oo, tama. Oo, galing kay Christian Carl Gonzalez. Charles, kailan mo daw balak mong pag-upit? Pagkatapos na yung pandemic. Ha? Wala na. Wala na ba? Tsaka anong shampoo daw gamit mo? Head and Shoulders. Head and Shoulders. Eh, mapapagupit na rin ako. Lagi nyo, no? Thanks na rin ako. Ano, kalbo? Kalbo naman ako dati. Buong college life. Nako, ito naman. Oh, siyempre, nagtanong sa akin eh kanina, ba't daw hindi na taba? Tanong naman kay Sir Noel. Ba't daw hindi na mamayat tayo ng long ride? Hindi, pag naglo-long ride, nababawas. Oo, mapayat na Sir Noel. Oo. Mabilis akong mag-gain ng weight. Isang meal lang, isang full meal. Nag-gain ako ng 1 kilo. Oo. Oh. Tsaka yung malaki talaga yung buto-buto ko, Master. Oh. Buto ko palang ano na eh. Kaya nga eh. Yung buto ko, pantay oh. Nope. Wala na ako lang. Wala na ako laman dito eh. Malaki pa yung buto ko dito. Yung braso ni Samuel, sinlaki na ng binti ko eh. Oh. Malaki yung buto. Kaya sa amin lima, dapat merong isang malaki. Kasi pagka nagkapare-pareho yan, maghihiraman lang kami. Pagpasan diba kailangan mas nabing isang malaki? Tignan mo sa Voltage 5, diba? Oo, diba? Si Big Bird. Big Bird. Galing kay Goat Link Cycling. Ano yung tinatawag na 80-20 training method? Yan. 80-20, napasaray nga muna ito dati nung nag-usap tayo sa Clark eh. Yung polarized training. 80-20, more on 80%, more on zone 2. Tapos 20% doon ka sa mga hit. So per week. Yan ang ginagawa ni Cycling Chef. Tsaka yun din yung ginagawa kong training. Polarized training, 80-20. Tapos sobrang dalang ko mag-training ng mga zone 4 or sa mga threshold. So more on zone 2, tapos hit. Ayun, interval. Kaya na upang. Hindi mapahing ako, baga normal upang. Pero ngayon ang nagiging trending yung zone 2. Diba? Hindi nang tawag sa normal na ngayon, zone 2. Zone 2. Zone 2 ano lang talaga? Steady state na zone 2. Kaya sobrang laking tulong pagka meron kayong smart trainer. Tapos may training app kayo. Training Peaks, Trainer Road, Zwift. And doon yung mas ma-appreciate yung mga ganyan-ganyan. Oh, sige. Yan, doon natin tapos sa isang magandang session na tapos na. Lana. Ay. Kayo, may tanong kayo. Sarap mag-bike shop. Happy 30th. Ayan. Yay, happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Ito ganito rin yung happy anniversary. Ito ganito rin yung ginawa namin wala pa naman 'te. Oh, okay. Dito dati tayo. May nag-mail na mesa ka dito. Basta ko ba kami lahat kasi tapos. Asya. Color green 'yan, tapos to color pula. Mesa. Salamat. Happy 3rd year anniversary. Sarap mag-bike. Punta kayo dito, may bibigyan kayo bike niya. Bibigyan nyo rin siyang pera. Father's Day yun. Ayan, happy Father's Day. Father's Day. Father's Day. Father. Kita kit sa Ultra Gravel Challenge. Ayan, Ultra Gravel. Ayan, siya. Mayon 360. Ayan. Tapos, sa Taktak. Next week. Taktak. Ano yun? Sa, next week sa... Sa Antipolo Lifestyle. Sa episode niyo ng Jersey. Oo. Tapos, abangan nyo ni Doc sa Brusco. Yan. Oo. Dalawa, magbibigay ng divide. Congratulations, Mechanico Martillo. Ay! Sa Cordillera! Doc! Talagang nagbubuhay yung scientific practice training ni Doc. Swerte siya, hindi kami sumali. Kundi, nadali ka ng barangay Zoom. Training. Siyempre, mahiya ka kung lupang. Hindi mo kami pwede iwan. Barangay lang tayo, di ba? Spyder Philippines, Trucks Philippines, Garmin Philippines, Republic of the Philippines. Republic of the Philippines. Yan. Spyder. Spyder. Thank number you. One. Thank you. Spyder. Victoria Tires. Oh? Meron ba tayo nun? Oh. Pingi. Victoria Tires. Meron ba tayo nun? Supreme Bikes, Marcus Quero. Oh. And?
Ayan, meron yan. Ayan. Bodies, boy. Thank you. Yeah. Boy. Nice.